Hindi ko na pala ipapakita. Ano ba? Miss Rocker! Nalilito kami wala to. Welcome to my channel. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe, like, share, comment, and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Okay, so ngayong hapon, guys. Ngayong hapon, kasi hapon yung video, guys. So, pag-uusapan natin yung tungkol sa paglalagay ko ng ATM card doon sa akin. Anong tawag doon? Basta ganyan, sa account ko, doon sa aking AdSense. Ayan. So, di ba? Nakaraan, nagka-problema ako sa AdSense ko dahil wala pa akong PIN. So, ngayon, kasi kailangan na lalagyan ng account doon sa aking AdSense. Ang nangyari, guys, pumunta ako doon sa bank ng Krung Thai dito sa Thailand kung saan ako nagpa-register. So, kinuha ko or hiningi ko pala, hindi ko kinuha. Hiningi ko, ay, humingi ako ng, anong tawag doon? Sweep code. Yan, humingi ako ng sweep code doon sa may Krung Thai bank. Alam niyo, guys, ano nangyari? Ang tagal-tagal kong nakaalis doon kasi siguro makalating oras nag-explain ako. Ang hirap ito mag-explain. Ginawa ako, nag-Google search na lang ako, nag-translate ako. Ayun, binigyan nila ako ng, tawag dito, binigyan ako nila ng sweep code. Tapos nitry ko na siya, guys. Pag-try ko, hala, bakit hindi man ako makapasok? Sabi niya, invalid input. Tama naman yung nilagay ko, pati yung number, yung pangalan ko, pati yung ATM card ko. Tama naman, pero ano siya, pero invalid input. Halan. Parang na problema ko, guys, kasi hindi ko alam kung paano ko gagawin yun. So, ang ginawa ko, guys, is search ako ng mga ano sa YouTube. Pero wala akong masyado nakita. Meron akong nakita doon pero hindi siya English. Ano siya? Tawag ito? Hindi ko maintindihan. Parang sa India siya ba? Pero ang nakalagay doon sa topic niya is invalid input. Pero pag salita, hindi ko na mag-gets. Hindi ko maintindihan. So ngayon, guys, ni-share ko ito sa inyo para malay nyo next time. Para baka mangyari din sa inyo, nagiging invalid input din kayo sa paglagay ng ATM doon sa inyong AdSense. So ito po, sasabayan nyo ako. Ay, hindi pala, hindi sasabayan. Tatapusin. panoorin nyo. Ay, hindi. Tatapusin nyo, panoorin yung aking video para malalaman. Okay, guys. Ito, ipapakita ko sa inyo yung aking papakita ko sa inyo yung paano ako nang actually, guys, hindi ko na pala ipapakita. Ano ba? Miss Rocker! Nalito kami wala to. Guys, nalilito din ako kung paano ako sasabihin ganito. Ipapakita ko lang sa inyo yung screenshot ko. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung record na ginawa kung paano ako nag-apply.
So ito na lang guys, napakita ko yung screenshot ko na kung bakit siya naging invalid. Ito guys, invalid siya, di ba? Kita niyo yung circle ko. Kaya invalid siya. So ngayon, ano yung ginawa ko? Nagtaka ako siguro mga 2 days bago ako nag-change uli ng ATM ko. Yung una, yung sabi ko kanina, nag-search ako pero wala akong nakita. Yung ginawa ko, nag-isip ako, sabi ko baka kaya hindi invalid input kasi yung address ko is nandyan sa Pilipinas. Yan, yung address kasi na akin ay naka-address dun sa address ng aking parents dun sa Pinas, dun sa Iloilo. So, initry ko. Yung mother ko, meron siyang ATM number sa akin. Yan. So, ni-try ko yung sa kanya, ni-register ko yung ATM niya, yung land bank ATM niya. Ayun guys, naging valid na siya, hindi na siya invalid. So, ayan. Kung meron kayong problema ng ganun guys, next time, halimbawa, dahil sa AdSense yung bang nag-apply kayo ng account nyo doon, kasi gusto nyo na ng sahod, ayan. Magiging invalid yung input nyo kung ang inyong address ay iba. Like for example, ako, dito ako sa Thailand. Tapos, yung nilagay ko na ATM account ko is yung aking ATM account dito sa Thailand. Pero yung address ko ay sa Pinas. Ayan, okay lang. Okay lang. Yung address ko ay sa Pinas, so invalid siya. So, kailangan kung saan yung address mo, kung mag-apply ka ng account mo doon para sa ATM mo doon sa iyong tawag ito, sa iyong AdSense, kung nasaan ka, yung address mo sa Pinas, dapat sa Pinas din yung ATM card mo. Kung ako, kung nilagay ko yung address ko dito na dito lang sa may Thailand, yung address ko din address, yung aking ATM card ay dito din sa Thailand. So, ayan guys! Huwag kayong magproblema kung nagiging invalid input nyo. I-check nyo lang yung address nyo. Baka nagkamali kayo. Or di kaya pwede nyo naman gamitin yung account number ng parents nyo. Ayan. Okay. So, ako kasi, hindi ko na ni-change yung aking Hindi ko na ni-change yung aking address. Ayan. So, yung parents ko naman yun makikinabang ng aking pera doon. Sila yung gagamit nun. Kaya wala akong problema kahit sa kanilang account na ilalagay ko doon. Kasi sila naman yung makakatanggap doon. Ayan guys. Ayan, ito lang yung may share ko sa inyo. Ito na guys, yung screenshot ko na naging valid na siya. Dahil yung ginamit ko ay account na sa Pinas. Ayan, yung ginamit ko pala kasi yung account ng mother ko is land bank. So, ayan guys. Ayan, huwag po kayong mag-alala. Ayan, bye-bye! Thank you for watching my video. Please share, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa aking video. Bye-bye! See ya!